What's up, Coconut Poknut, and welcome back for another ganap na naman ang ating buhay dito sa loob ng barko. And finally, pagkarating nga ng 1:30, pwede na nga kaming pumasok dito sa aming kwarto. Napansin ko nga dito na wala pa nga yung aming mga luggage at yung sa iba ay nandyan na. Yung mga oras nga pala na yan ay gustong-gusto ko ng maligo, kaso nga wala akong pampalit. So anyway, by the way, highway, ayun, mag-tour muna tayo dito sa aming napakaliit na cabin. Ito nga pala ang door ng entrance papasok dito sa loob ng kwarto. At ito naman ang kanilang cute na bathroom. Alam nyo ba, kung magkakabahay man ako sa Pilipinas, sa Mindoro, ganitong bathroom ang gusto ko. Maliit lang siya, tapos organized. And then, napakalinis! Malinis pa sa mga hotel dyan sa Texas. Charot! At eto naman yung aming bed na tag-isa kami ni David. Parang ayaw niya talagang magtabi kami for today's gala. At eto naman, meron pa tayo ditong ekstrang pwede mong tulugan. I mean, upuan pala. At dahil nga may pabalkon itong kwarto, kaya naman let's go at i-check natin ang view. Ang ganda nga ng panahon ngayon kasi hindi nga maulan. At yung mga oras nga pala na yan ay hindi pa kami nakakaalis dito sa port ng Galveston. Kaya yan lang ang aking may papakita sa inyo sa ngayon. At pasok naman tayo dito sa kwarto at mayroong maliit na sala at mayroon din silang maliit na fridge. At nakikita nyo naman yan, hindi nyo na kailangan tanungin na mukha talaga tayong hagardo. Nalobat na rin pala itong ating maliit na electric pan at yung ating nga palang charger ay nandun pa sa luggage. Kaya inayos ko na lang itong laman ng aking bag. After kong maayos yung laman ng aking bag, ako'y magpapahinga na muna kasi kanina ay sobrang aga talaga naming nagising at antok pa ako. Kalabas nga ng CR ni David ay nadat na niya ako, natulog na. Ang layo din talaga kasi ng nilakad namin kanina galing sa park king lot hanggang dito sa aming sasakyan na barko. Nakaiglip nga lang ako ng mga isang oras lang. Si David nga ay excited kaya hindi niya naisipan na magpahinga or magnap man lang. Pagkalipas nga ng ilang oras, finally dumating na ang aming luggage. Hindi ko na nga rin naisip maligo pa dahil feeling good na nga ako after kong makatulog at magpahinga. Pinasok na nga ni David itong aming mga bagahe at ito talaga napakalaki ng sa kanya. Make sure ko talaga na may maisusuot si David ng 7 days. Baka kasi mamaya ay mapabilis siya dito sa loob ng barko at ang mahal ng mga tinda dito. Mas okay na nga yung sobra kaysa kulang, 'di ba? Marinig nga namin na nag-announce na paalis na nga itong barko kaya naman tumambay na kami muna dito. Tagal nga rin namin nagantay dito na umalis na itong barko. Ito nga ang kauna-unahan na kami ay umalis ng Texas. Yun nga lang, hindi kami makakapag-eroplano kundi sasakay kami sa barko. After 6 years nga, ngayon lang ulit ako nakasakay sa barko. Sobrang na-miss ko rin talaga kasi kapag umuwi ako ng Mindoro ay sumasakay kami ng barko. Kaya nung sinabi nga ni David na kami ay magkocross, sabi ko nga ay let's go sa go, why not, diba? Pero chinek niya muna kung mayroon ba akong sisi. Sabi ko nga sa kanya ay wala dahil kapag nauwi nga ako ng Mindoro, barko ang aming sinasakyan. Ang kaibahan nga lang talaga, yung barko na sinasakyan namin pa uwi ng Mindoro ay maliit lang. Ito nga sinakyan namin ay napakalaking barko pero may mas malaki pa nga daw dito. At finally, ito nga't paalis na tayo. Excited much! Let's go sa go! Again, thank you Papa G sa opportunity na ibinigay niyo sa amin na makasakay dito sa barko na to. Pipilitin namin na maging masaya lang talaga ang trip na to. At i-make sure talaga natin na marami tayong mabubuong good memories dito kasama ang ating si David. 6 nights and 7 days nga pala kami maninirahan dito sa loob ng barko. Pero alam nyo ba, nag-worry talaga ako ngayon kasi yung mga halaman ko doon walang magdidilig. Yung mga gulay na tinanim ko ay baka nga pag uwi ko ay wala na. Kaya sana umulan ng umulan doon sa way ko. At sana din kapag hindi nga umulan ay madiligan nga ni Auntie Rio. Charot! Ito nga pala ang kunting pasilip natin dito sa tabing dagat. Marami nga pala mga bay at buildings. Nakakatuwa rin talaga itong mga ibon. Abay, gusto pa atang sumama. Madumi nga pala ang tubig dito banda. Napaka-busy rin talaga nitong paligid ng dagat. Pag nga sa napakaraming barko, ay napakadami rin dyan na mangingisda. Ang pinagtataka ko nga ay nabubuhay pa ba dyan ang isda sa kaitiman ng tubig? Ito nga ang napakalit na barko ay napakaraming sakay na cars. Sana oil cars. Saan kaya ang biyahe ni Manong? Charot! At alam nyo ba, yung mga malalaking building na nakikita nyo ay mga hotel yan? Nagtitiisan na lang talaga ng mga tao itong maduming tubig kasi nga mayroong resort dyan. Wala lang, naisip ko lang, charot! Alam nyo ba, ang sarap talaga magmuni-muni kapag nasa gitna ka ng karagatan. Sana nga balang araw madala ko din yung pamilya ko dito. Sana balang araw makasama ko din sila magbakasyon. So anyway, sa pagtatambay ko nga dito ay may nakita ako na itong maliit na boat. Ito nga pala yung susundo sa pilot. Dahil kada barko nga dito ay meron silang tinatawag na pilot. At hindi nga daw pwedeng umalis ang malalaking barko kapag walang piloto. Akala ko eroplano lang talaga yung may piloto pati rin pala barko. Baka nga din daw yung captain nila ng barko. Ay Jai, hindi pwedeng hindi tayo maka-isyoso dito kung anong nangyayari. Charot!
Ito nga ang unang gabi namin dito at dito kami kakain sa unang gabi namin. Dahil wala nga kaming reservation, kailangan namin mag-wait ng 20 minutes. Kaya eto, tayo muna tayo dito at titingin-tingin ng menu. At bigla ko nga napansin itong napakagandang painting. Finally, nahanapan na kami ng mauupuan at eto nga ang in-order kong appetizer. Napakaunti naman ng serving, charot. Eto naman ang kay David. Ang chibang nga pala ay Chinese-Mexican cuisine. At eto naman yung mga chef natin na sobrang busy nila dahil ang daming nga kumakain dito. Sobrang sarap nga ng dumplings nila dito, kaya naman nag-order pa kami ng tigda-dalawa. Dahil dalawa nga kaming Asian dito, kaya naman kami lang ang kumain ng dumplings. Kaya kapag kayo nga pala ay magkukrus, huwag niyong kakalimutan na kumain dito sa Chibang Restaurant. Napakasarap din talaga nitong sweet chili shrimp nila. Ang unti lang talaga ng serving, kaya talaga namang bitin. Ang in-order naman ito ni David, itong fried fish. At merong sausawan na ranch. Meron nga din palang partner yan na green beans. Ito naman yung dessert na in-order ko at napakasarap din talaga nito. Coconut something, tapos meron siyang milk and ice cream sa taas. After nga namin kumain, ay manunood muna kami dito sa theater at napakahaba pa ng pila. Magkakasino din sana kami, kaso napakaraming tao. Kaya pumila na lang muna kami dito kung saan manunood kami ng kanilang palabas dyan sa theater. Napakarami din talagang tao dito para manood ngayong gabi. At eto nga, naghanap na rin kami ng mauupuan. Pinili nga namin na umupo dito sa gitna para mabilis lang din kami makakalabas mamaya. Medyo natagalan nga ang pagsimula ng palabas nila dito, kaya nagantay lang kami muna. At sa sobrang tagal nga, ay dumating na rin itong director ng cruise. Kinakausap niya nga pala yung mga tao dito na manunood. Nasa funny siya, ay napaka-friendly niya rin. Magtatanong nga kayo kung worth it ba ang ipinila namin dito. Ay aba, yes naman po. Worth it na worth it. Ito nga palang pinanood namin, a musical. Pagkatapos naming manood dito, ay nagpaalam na rin kami dun sa aming mga kasama. Dahil first night nga namin dito, ay medyo nagkaligaw-ligaw pa nga kami sa paghahanap ng aming kwarto. Dahil yung amin nga palang cabin ay nandun sa dulo ng barko. Kaya naman, hanggang dito na lang at abangan nyo pa ang mga susunod kong i-upload. Thank you!